بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at mga giliw namin taga-subaybay, saan ba natin matatakpuan ang kabuuan ng buhay? Sa Islam, ay napakasimple ng buhay. Kaya paulit-ulit na binibigkas ng mga Muslim kung saan nila matatakpuan ang kabuuan ng buhay. Ito'y matatakpuan natin sa mismong kauna-una ng kabanata ng Banal na Quran na tinatawag na Suratul Fatiha. Bada udu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ang papuri ay sa Allah lamang na Panginoon ng sanglibutan. Arrahmanirrahim, ang pinakamawain, pinakamapagmahal, Malik Yawmiddin, siya lamang ang pinaka hari na kukontrol sa araw ng paghuhukom. Ang punto natin mga kapatid dito sa sumunod na aya, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sasambahin, O Allah, at sa iyo lang kami hihingi ng tulong. Sa buhay natin dito sa daigdig, ay dalawa lang naman ang meron eh. Buhay na makamundong buhay at buhay o gawain na paglalaan sa kabilang buhay. Kaya inuna dito, iyaka na'bud, sa iyo lang kami sasamba. Sa pagsamba, malawak ang kahulugan ng pagsamba eh. Pero kasama doon ang lahat eh. Gawain makamundo at gawain para sa kabilang buhay ay isang uri ng pagsamba ang mahalaga doon sa layunin ng tao. At sa iyo lang kami hihingi ng tulong habang tinatahak namin ang buhay dito sa daigdig. Eh wala kami hihingi ng tulong kundi sa iyo lamang. Ang totoo mga kapatid, hihingi ka man ng tulong, hindi. Ay lahat nagbumula lamang sa kanya eh. Kaya doon dito nabubuang buhay sa dalawa. Pagsamba at pagsagawa ng gawaing buhay o kabuhayan dito sa daigdig. Habang hinahanda mo yung sarili mo sa makamundong buhay o sa kabilang buhay, wala namang maring tutulong sa iyo kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kung kaya, dito sa dalawang bagay na ito, dito lang nabubuo talaga yung buhay ng tao. Wala na iba. Buhay na nilalaan para sa Allah at buhay na nilalaan para sa sarili natin. Meron pa bang iba? Meron pa ba tayong ibang paglalaanan ng buhay natin? Wala na eh. Kaya habang tinatahak natin ang buhay na ito na dalawang side by side lang nagawain, paglaan para ginagawa para sa Allah at ginagawa para sa buhay dito, habang tinatahak natin, sinasabi ng mga Muslim, sinasabi namin mga Muslim, na sa iyo lang kami sasamba at sa iyo lang kami hihingi ng tulong. Allahu Akbar. At yun ang totoo. Meron pa bang iba na gawain sa buhay na ito bukod sa dalawang bagay na ito? Wala. Ano man naman gagawin mo, dito lang palipat-lipat sa dalawa. Ang mahalaga, kasino mang tunay na mananampalataya, ay lahat ng aspeto ng buhay na ito ay hindi siya lilihis doon sa pinakatamang daan. Daan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag na dito sa sumunod na ayah, sinasabi natin, ihdina siratal mustaqim. Ituro mo sa amin ang matuwid na landas. Habang tinatahak natin ang buhay na ito, ay hinihiling natin sa Allah na huwag tayong ilihis sa matuwid na landas. Ituro sa atin ang matuwid na landas. Ano yung matuwid na landas? Surat al-ladina an'amta alayhim. Landas ng mga biniyayaan mo. Sino yung biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ayon sa surat al-Nisa, an-nabiyin.
mga propeta, lahat ng propeta. Mula sa kauna-una ng propeta hanggang sa kahuli-huli ang propeta. Was-siddiqin. Ang mga totoong tao, totoo sila sa kanilang sarili, totoo sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Was-salihin. At saka yung mga was-shuhada, yung mga shahid, yung mga namatay sa kanilang gawain na sa Islam, anuman ang gawain yon na tinatawag na pagpupunyagi, alang-alang sa Allah, kasama doon ang pakipaglaban sa kalaban ng Islam, siyempre. Pero kasama ang lahat ng pagpupunyagi, sino mamatay doon sa gawain pagpupunyagi para sa buhay dito sa daigdig, para masundod ng kagustuhan ng Allah Taala, ang tawag doon, shahid. O salihin at saka yung mga mabuti. Yun yung tinatawag na daan ng mga mabuti na biniyayaan ng Allah Taala. Yun ang kailangan natin, yung gabay na yon. Na kung paano ginabayan ng Allah ang mga mabuting tao, mga biniyayaan na, ay hinihiling natin na ganun din tayo. Ghairil maghdubi alayhim, hindi yung mga kinamuhian mo, Allah, at hindi yung mga dalin, mga ligaw. Kaya ang punto natin dito, mga kapatid, dito, doon ako pupukos sa salitang iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw lamang aming sasambahin. Sa iyo lang kami hihingi ng tulong. Habang tinatahak namin ang buhay dito sa daigdig, habang ginagawa namin ang aming tungkulin, habang kami ay nagpupunyagi sa buhay dito, ay kailangan natin o kailangan namin ang iyong tulong, iyong gabay habang kami ay nabubuhay. Kaya doon nabuo ang buhay, mga kapatid, sa dalawang bagay. Wala nang iba. Maraming salamat, mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.